What's up guys? Yan. Gusto ko muna kayo batiin ng isang magandang umaga. Ngayong araw to, magagala tayo. Pero pagagalaan natin ay farm ng kambing ang pupunta natin ngayong araw. At pasyalan natin sila. Kamustahin natin yung mga naging kasama natin. Yan, di ba? Tara guys, samahan nyo ako ngayon na pasyalan sila sa loob ng farm. Para makamusta tayo sa kaila sa mga naging kasama natin dati sa trabaho. Yun guys, solo ako naglalakad ngayon dito. Noon, kwento ko lang din naman, no? Noon, talagang nilalakad lang namin talaga to noon nung panahon namin na nagfa-farm kami dito. Sa ito ay pala sa ano, sa Murta. Yan. Layo pa yan, ganda pa yan, guys. Diba? Malayo-layo yung lakarin to, guys. Yan. Malayo-layo yung lakarin. Pero super enjoy naman ako noon nung panahon na dito ako trabaho, super enjoy ako kahit sabi malayo ito na nilalakad namin. Kasi mahal ko yung trabaho ko noon. Kaya kahit sabi nga ito kalayo siya, super enjoy. Yan. Kasi importante naman, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Kung ano yung trabaho mo, kahit sabi napakalayo. Basta ito importante, yung masaya ka. Hindi mo kasi, ano eh, hindi mo kasi iisipin yung pagod, yung hirap na diadanas mo pag umakit ka sa ganitong bundok, sa ganito, na naglalakad ka. Noong panahon na nandito ako sa trabaho, hindi mo iniisip yun eh. Kasi ang iniisip mo, mahal mo yung ginagawa mo. Yun guys, nasa kaligitnaan na rin tayo ng ating paglalakad. Yan. Yun pa, yung dulong-dulo na yun. Doon pa tayo aakyat. Yun guys, malapit na tayo makarating doon sa farm. Sa mismo farm talaga, lapit na. Pero hayaan nyo muna, tignan nyo muna yung aking paligid kung gaano kaganda. Yan o. Diba? Napakaganda naman yung paligid dito. Medyo nakakapagod lang maglakad. Yan. Sa totoo lang guys, talaga pagod itong maglakad. Kasi umulan, dahil pare-pareng ulan dito, putik, kaya hindi makapasok yung motor. Pero sa mga post ko noon sa Facebook, may mga lumakong post sa Facebook, kaya naman ito akitin ng motor dati. Kahit naman yung kaya pa rin man siya akitin, kaya lang maputik lang, mahihirapan lang dito. What's up guys, yun, nakarating na ako dito sa mismong farm ng kumbingan. Yan. Ito na. Yun, yung bahay ng kumbing. Yan. Tapos yun si, dati ko kasama sa trabaho si Nante. What's up niya, tara. Kasama ko dati si Nante. Pinasyal lang ko sila dito kasi na-miss ko rin, syempre yung farm. Yan. Syempre gusto ko rin sila kamustahin. Kung ano yung ginagawa nila dito. Yun, marami sila talim ngayon na mga kahoy pa rin, o. Mangga, mahogani. Ano yung mga prutas sa talim nyo? Pirang marami. Pirang marami, mangga. Pirang marami daw, guys, mangga ngayon. Pero ang kambing, pass muna sila sa kambing daw. I-dispose nila yung mga kambing kasi mas unahin mo daw nila yung mga puno muna. Yan. Ngayon yung lumang bahay namin ng kambing. Yan. Sino kasama mo ngayon dito? Wala, wala. Aba, sulo ka ngayon. Ibig sabihin, nagbabakot kayo ngayon. Hindi yan lang, gustihan ko lang yan. Para yung gano'n, no? Oo. Para hindi ano ng hangin. Pagka naka ano ng ganyan, pag hinahangin na mamatay. Oo nga, ganyan rin sa ating problema natin noon. Kaya pag inihipan ng hangin. Guys, tingnan natin yung mga tanim nila guys. Ito yung mangga nilang tanim. Yan. Ito yung puno, tapos dilugtong lang yan, dugtong. Kutin natin guys yung mga tanim nila, mga halaman dito. Puro halaman, tanim nila ngayon. Libo. Yan.
Gagawin doon itong forest park. Puro mangga, tapos ano? Puro ano? Puro fruit tree ang tanim nila. Puro fruit tree. Yeah. Pasukin natin guys yung ano, doob. Yeah. Yeah, puro halaman ang tanim na nila. Ayun. So yun guys. So yun guys, naikot ko na yung farm na dati kong pinagtrabahuhan. Yun. Ang dami nilang tanim ng mga puno ngayon, ng mga fruit tree. Yan. Dami. Halos bilis lang lumaki. So yun nga. Dahil naikot ko na, nakamusta ko na rin si Nante, siya lang pala yung nag-isa dito. Samahin na ako ngayong umuwi. Ginugutom na ako. Siyempre, na-miss ko yung farm, tapos yun na nga. Yan. Wow. Ganda guys ng tanawin guys. Kita nyo, berding berde. Ganda. Ito yung ano, ito yung sasabing nakakawala ng stress pag nandito ka sa ganitong lugar. Tapos sa sarap ng hangin, yan, di ba? Kahit sabing ang layo na nilakad ko papunta dito sa farm, kahit sabing ano, napakasarap sa pakiramdam kasi kita mo yung kalikasan kung gaano siya kaganda, yan. Berding-berde, buhay na buhay. Yan. Tapos habang nilalakad ka, nare-relax ka. Tapos yung stress, mawala yung stress mo, ganun, mga ganun bagay, parang kita mo, basta talagang, ang hirap explain guys kung ano yung feeling na makita mo yung ganito kaganda yung lugar. Yan. So yeah. So yun guys, dito na ako sa baba. Yan. Siyempre sa haba ng aking nilakad, inutom ako. Ngayon, hahanap ako ng pwedeng makainan. Tara guys, samahan niyo ako maghanap ng makakainan. Guys, awi ko lang galing sa paggagala at pag-iikot doon sa dati kong trabaho sa farm. Yan, pinunta ko yung mga dati kong kasama. Kaya lang, ang inabutan ko si Nante lang, siya lang lang yung nag-iisa doon. Yun, sana diba, sabi ko kanina maghanap ako makakainan. Naisip ko dito lang sa bahay kumain at kasama si Michael ulit kasi nga syempre miss ko agad yung pamangkin ko. Guys, kain tayo guys. Yan. Tara. Kain tayo. Ang ulam namin ay tuyo at chicken. Bili lang ko siya ng chicken kasi paborito niya yung chicken. Kain na. Okay. Yan. Sarap to. Paborito mo to, di ba? Sarap po. Sabi ko na eh. Ako naman eh. Yun. Dami na nilang tanim ng halaman sa farm. Saya. Naglakad lang ako papunta sa farm eh. Simula sa may kulay. Ikaw, nag-aral ka ba? Ha? Sabi mo ngayon magkapon? Wala kami module ngayon. Di... Chalpon lang mag-apon. Ha? Ah. Guys, ito yung ulam namin. Ito yung agahan nila kanina ng maga. Sarap. Sarap suka. Yan. Pamangkin ko, tiyan niyo akong kumain yan. Manong-mano sa akin.
tayo magkasayos kami. Stop. Ha? Hindi makasalita sa sarap. So yun guys, hanggang sa muli na ating pagsasama sa aking pagkagala at sa aking pag-vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako si Lawrence na nagsasabi sa inyo, bawal ang sad, everyday happy, and love you all.